Hello mga ka-A, beautiful morning, and welcome to another beautiful episode of my YouTube channel, Today with Sir A. Indeed, today is a very beautiful day. Why? Because today, we will be talking about plants. Yes, mga ka-A, mga halaman. And we all know that every time we talk about plants, the best word to describe them ay the word beautiful. So ngayong umaga ay minsan pa, masisilip ninyo ang aking home garden. Yes, mga ka-A, kung natatandaan ninyo, isa sa mga vlog ko in the past ay aking ipinakita yung mga lucky plants for 2021. Ngayon naman mga ka-A, the focus of our vlog will be yung mga halamang napadagdag sa aking collection, sa aking home garden. O diba, exciting to? So mga ka-A, samahan ninyo ako at ating alamin ano-ano ba yung mga halamang meron ako ngayon na hindi nyo nakita doon sa aking past vlog. So mga ka-A, tara na at silipin natin ang additional collection ni Sir A sa kanyang home garden. Tara na! Hello guys, simulan natin ang paglalakbay, ang pagsilip sa aking munting garden dito sa aming tahanan. So guys, ito na natin nakikita ay yung iba't ibang halaman na nag-welcome sa ating pagpasok. Iba't ibang kulay, na para ba nagsasabing ang buhay talaga ay may iba't ibang kulay. Minsan masaya ka, minsan malungkot, minsan tagumpay, minsan bigo, minsan iniiwan ng jowa, di ba? Minsan sayang-saya. So yan ang nire-represent ng mga iba't ibang kulay ng mga halaman na meron tayo. Sorry, na meron tayo sa ating garden. Di ba ang gandang tingnan nila? Para baga nagsasabi sila ng isang mensahe na life is beautiful. Kahit pa anong problema, kahit pa anong pagsubok, parang sinasabi nilang we have to go on. We have to move further. Because indeed, life is beautiful. Imagine pagising mo sa umaga at ito ang makikita mo, yung mga lunti ang dahon, ng malamig sa mata. It's really inspiring eh. Parang nagbibigay ng ibang dating sa atin. Parang kahit mabigat ang umagang yon, biglang gumagaan kapag sila yung atin nakikita. Talagang nakaalis ng problema, di ba? Tulad nito, berdeng-berde, di ba ang gandang tingnan? Alam nyo, napag-alaman ko lamang, pag ang halaman binigyan mo ng constant care, ibig sabihin, yung inaalagaan mo, dinidilig, pag minsan nililinisan yung mga dahon, nilagyan ng fertilizer kung kailangan, talaga magta-thrive sila. At parang nagipag-communicate sila sa iyo na salamat sa pag-aalaga sa amin sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo na sila ay lumulusog. Yung nagiging last ang mga dahon nila, maberde, di ba? Na very productive, very healthy, na nakakalis ng pagod. Kaya nga pag weekends, I see to it na I would have time for them. Na talagang kahit man lamang ilang oras, nagdi-devote ako ng oras para sa kanila. Kasi I know na they need our care. They need our concern. Actually, they need our attention. Hindi sapat yung atay magtatanim, tapos pababayaan, nung didiligin minsan, dapat constant, continuous dapat ang ating pag-aalaga sa ating mga halaman. Nung huli kong vlog tungkol sa kanila, hindi sila gandong kalash. Diba? Parang sobra silang nag-grow. So grow, nakatulong guys yung ginagamit yung fertilizer. May I-share lang yung Magic Grow. Nabili ko siya sa online. Simula nang lagyan ko siya, parang ang bilis ng paglaki nila.
siya ay ano, body, every 2 weeks kong inilalagay, inihalo sa tubig. Then, idinidilig. Tingnan naman yung resulta. Sobrang ganda guys, di ba? So, ito yung aking fortune plant ko. Okay, so tingnan natin itong Ficus elastica o rubber plant natin. Diba? Nung huli kong vlog dito, parang 2 feet to lang siya. Imagine nga na halos 4 feet na siya. Sobrang taas na. And hindi na siya nag-iisa ngayon. Dati, solo lang siya. Ngayon, may dalo na siyang kasama. Siya isang Ficus ruby. Nakikita natin. Parang variegated siya. Na ang ganda ng kulay. Na lumabili ko. Ang liit-liit niya. Ang laki-laki na. Siyempre, hindi pa uhuli kung pag-uusapin ganda ng rubber plant, ang ating lemon lime. Na ang dahon niya ay talagang parang shiny. Na alam mo talaga nakaka-release ng stress. Nadi-distress ka actually every time na tumingin ka sa kanila. So tatlo na ang aking Ficus elastica. Dari sa lang sila. Sorry, nasasalita ako kumakain. Siyempre ito naman ang ating alocasia. We have the bambino and we have the black velvet. Ayan. Dati tatlong dahon lang siya. Ngayon, imagine parang 6 na ang dahon niya. And parang dire-diretso siya. Parang hindi siya nauubusan ng bagong dahon. Promise. So, ang ganda niya. I am planning nga na ilipat na siya ng pot kasi medyo maliit na yun para sa kanila. At syempre, ito yung mga allocation ko na hindi ako makaimik. Nandaon ay parang mga higante. Parang giant sila. Sobrang nalampad ng dahon nila, guys. Nagulat niya ako kung bakit sila naging ganun. Dati naman kasi, nung bata pa sila, nung bago kong tanim, maliliit lang kanilang dahon. Pero look at them now. Diba? Sobrang silang nag-expand. Siguro nakatulong din yun na kung napapansin niyo bawat pot, may mga cocoa husk tubes. Yan ay ang ginagawa ng tatay ko. Parang marami kasi sa aming bunot. Talang hinihiwa-hiwa niya. Then inilalagay namin dyan. Just imagine, nakatulong siya. At syempre guys, ito yung the most resilient plant ko. Sobrang tatag niya. Kasi ba, alam niyo kung bakit guys? Sa yung isa lang siya sa ilang halaman na natira or nabuhay matapos nang pumutok ang Taal Volcano. Kaya napaka resilient niya. At dati guys, halos mamatay na siya. Naging brown na yung kulay ng dahon. Pero tingnan nyo siya guys ngayon. Sobra siyang yumabong. Sobra siyang lumago. At talagang napaka healthy. Napaka-green ang dahon niya. Kaya tuwan-tuwa ako. Actually, siya ay isa sa mga paborito ko sa aking garden. Na every time na ako'y magdidilig, para bagang, alam mo, nakaka-release ng stress. Ito naman yung aking variegated na peace lilies. Dalawa lang sila, pero ang ganda ng dahon niya, di ba, may white, may variegation. So, ang kasamahan niya ito yung mga peace lilies na nung una kong i-vlog ang aking garden, actually, aaminin ko, bagong tanim pa lang sila noon. Unstable pa sila. Pero ngayon, stable na silang lahat, guys. Kung napapansin niyo ay ang ganda ng kanilang dahon, malalago na sila. At syempre, makikita naman dito yung aking dati maliit yung kawayan, parang Chinese bamboo yan. Sa ilalim nito yung dalawang wave of love, they are waving with us. At syempre, ito yung paborito ko din. Ito yung ating golden photos na giant. Giant as in guys. Alam niyo kung bakit? Ang lalaki ng dahon niya. Dati, nung una kong vlog, nasa kabilang side siya ng garden ko. Pero inilagay ko siya dito para mainitan ng araw. Imagine, oh, laki niya guys. Golden photos yan. Bali sila ay 3 paso. Yan. Diba? Gumagapang na siya pataas. Inilagay ko siya ng pole para umakyat pataas yung dahon niya. Golden photos yan. Giant golden photos. Diba ang ganda ng tingnan niya? Nakaka-relax talaga. Relaxing. At syempre, ito yung kasamahan ng golden photos. Ito yung nasa loob ng aming terrace. Nasa terrace namin. Yan.
So ito ay ano lang namin, kinukuha ko lang, pinuputulit, tinatanim ko. And golden potos pa rin 'yan. Okay. Yan. Golden potos pa rin. At syempre, meron akong ibang variety. Okay. So ito ay ang silver variety. Hindi ko makontrol, parang may silver siya. And then, na ang tagal niyang lumago, pero ngayon ang haba ng kanyang tangkay. And then we have the neon photos na ang ganda din niya. Ang maganda sa kanya, guys, hindi siya nagbabago ng kulay. Simula noon hanggang ngayon, ito naman ay Brazilian photos. Matagal din siya mag-grow, pero maganda naman. So ito yung collection ko nung po, ito yung Enjoy, na hindi ko alam kung anong problema niya. Inilipat ko nung po, so ganun pa rin siya, guys. Nilipat, nilagyan ko ng ibang lupa, gayon pa rin siya, guys. Pinabayaan ko na lang siya. Alam ko someday mag-grow din siya. So ito yung mga dagdag, dati kasi wala ako niyan. Pero ngayon, medyo dumadami ng aking collection ng photos. At syempre, nandito yung Dracaena. Dati medyo nagka-problema siya pero nakaka-survive naman ngayon. At ito naman ang aking fiddle plant. Dati wala pa yung tatlong malalagong dahon sa taas. Alam niyo, nagulat ako biglang nung tumubo yung mga dahon niya, sobrang lalapad. Di ba? Napapansin natin. Napapansin ba ninyo? At kasama niya yung ating Epiphrenum pinatum. Yan, sumisilip. Si Epiphrenum pinatum, yan. Dalawa siyang pot. Siya ay kapamilya ng Monstera. At syempre, Sting of Monstera, nandito si Monstera Adonsoni ay. Yun yung nasa taas. Pamaya. Yan ay Epiphrenum pinatum. Pinsan siya ni Monstera. Pero kapamilya siya ni Monstera. At ito si Monstera Adonsoni ay. Isa lang siyang piraso. Pero ang laki na niya ngayon, guys. Nung una kong vlog, nandito na siya. Kanya lang, napakaliit pa niya. Parang ganun lang, isang ruler. Ang taas. Pero, tingnan nyo ngayon. Ang bilis na lumaki. Okay, so sila ay nasa sulok na bahagi ng aming terrace. And of course, welcome to Philodendron family. Itong pamilya ng Philodendron. Meron kami Birkins. Yun yung Prince of Orange yung nandoon. Siya ay Black Cardinal. Yan, Black Cardinal. And of course, the Red Congo. And, sino pa ba siya? And of course, hindi ko makuha ang pangalan, si Green Orlandos, dalawa siya. And the last is si Temptation. Yes, Temptation. Actually, I have 7 varieties. Yung kahuli-hulihan, makikita uli. Yung kahuli-hulihan, makikita natin si Prince of Orange. Napaka-handsome, Prince of Orange. And of course, this time naman, guys, makikita natin ang collection ko naman ng Alognima or yung ating Chinese Evergreen. Hindi ko nasasabihin ang mga pangalan niya isa-isa. Baka ako'y magkamali. So, medyo nadagdagan na rin siya. Kasi dati parang I only have, I guess, 4 varieties. Pero ngayon medyo I have already 8 varieties. Ang ganda niya. Ang ganda ng kulay. Ayan, tingnan naman ninyo ang aking mga Alognima. Diba? Alognima pa rin siya, guys. Alam niyo, ang Alognima, nakakatuwa. Ang advantage niya, hindi sa maarte, hindi sa mga drama, king, drama, queen. Ibig sabihin, ano siya, pwedeng twice a week mo lang siya diligam, tapos pwedeng hindi masyado nagsisinaga ng araw, mabubuhay na siya. Pwede mo nga siyang iwan for a week, na walang diling, mabubuhay pa rin siya. Kasi pag siya nag-overwater, magkakaroon ng root rot. At ang palatandaan na nagkakaroon ng root rot, nagkakaroon ng brown edges yung kanyang mga dahon. Tumutingnan ninyo, wala siya. Ibig sabihin, healthy siya. Kaya, gustong-gusto ko sila. At medyo dumadami na ang kanilang angkan sa aking garden. Patuloy siya. Kasi mahilig ako mag-propagate. Pag nakita kong pwede na mag-propagate, nagpo-propagate na ako para dumami siya. So that pag halimbawa, may pumunta sa bahay, humihingi, minaibibigay ako. Hindi nauubos yung lahi nila sa bahay kasi lagi ako nagpo-propagate. Okay, so ito yung ating mga Chinese Evergreen or the Alognima, the Alog.
Guys, welcome to Clete family. We have the peacock, we have the Clete misto, and of course, our tri-star is saying hello, hello, tri-star, the very beautiful tri-star. And kaabay ni tri-star, we have the Clete Doty, na napaka-arte, and of course, yung pink na pink, syempre, si Cletea Rossi, na medyo natatakot ako, parang hindi siya mabubuhay, pero at least nakasurvive naman siya kahit papano. And of course, we have the Clethea Medallion, yes. She is Clethea Medallion, and with her is Clethea Moranta. Yan, di ba ang ganda ni Clethea Moranta? Ang ganda ng kanyang foliage. Siyempre, sa taas, ay hindi pa uhuli sa ganda si Clethea Sabrina. Yan, siya si Sabrina. And with her is Clethea Misto. Yung abay niya ay si Misto. Yan. Maganda siya, guys. Napaka-shiny ng kanyang dahon. And of course, hindi pa uhuli ang pinaka-social sa lahat, si Clethea Orbifolia. Clethea Orbifolia. Ang ganda-ganda niya. Kanya lang very sensitive siya. Lahat naman sila sensitive. Sila yung tinatawag natin mga drama king and drama queen. Of course, we have also another peacock, the taller version. And of course, si Clethea Corona. And then, si Clethea Rattlesnake. At ang pinakahuli ay si Clethea Ornata. So guys, marami siyang napadagdag. Update ko lamang, di ba? And of course, nakita natin ngayon si Begonia. I have 4 varieties actually. Kulang pa siya. I'm still looking for other varieties. Baka naman may gusto magbigay sa akin. Tumatanggap ako. Joke lang po. Pero pwedeng tunay actually. So, ang ganda-ganda niya. May bulaksak siyang pink actually. At syempre, nandito sa Syngonium or the Arrowhead. Yan. So, very green siya. Actually, family siya ng hanging plants. Pwede siya sa loob, pwede siya sa labas, pero mas prepared siya sa yung parang, yung hindi naman direct sunlight, yung at least yung very maliwanag. Gusto niya. Kaya doon ko siya nilagay sa portion na yan. Para, at napansin ko siya nagtatrime ng mabuti dyan sa area niya. Ibang ganda-ganda. Green na green na green. Super. Nakaka-alooting na. Nakakaalis ng problema. Nakaka-distress actually. At syempre guys, hindi pa uhuli sa ganda si spider plant. Diba? Variegated siya. Diba ang ganda ng kulay niya, guys? Meron siyang iba't ibang varieties. Meron akong green. Actually, meron din akong white. Ang ganda niya, guys. Diba? So, yung makikita nating sunod, maya-maya, the green variety. Yan, yan. Actually, yung mga berde. Yung maliliit na nasa baba, yun ang the white varieties na sinasabi ko. Actually, guys, inalagay ko sa kwarto. Kasi, di ba, we all know naman na they cleanse the air. Kaya, nakapagpahimbing siya ng tulog. Yan. So, sila ang aking spider plants. Ang ganda-ganda nila. Sila yung napaka-flexible. At, syempre, itong aking snake plants, hindi ko na iisa-isahin. Twice ko na silang na-feature. Una doon sa aking this garden. Pangalawa doon sa aking video about lucky plants for 2021. So, wala namang napadagdag sila. Parang lumago lang sila ng konti, di ba? So, guys, kung kayo bago sa channel ko, maraming salamat muna sa panunood ng vlog na to. And if you are new to this channel, guys, don't forget to subscribe. Please like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell for you to be updated for my forthcoming vlogs. Maraming salamat and mahal na mahal ko kayong lahat. Bye-bye!